patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos yung araw na ibagamalam, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Setyembre a 1, mga kapuso, umpisa na ng Burr Months. Ano kaya ang mararanasang panahon simula ngayong buwan hanggang sa Kapaskuhan? At ilang bagyo kaya ang papasok sa bansa? Alamin natin sa report ni King Guevara. Ramdam na ng ilang Dagupenyo ang malamig na klima sa pagpasok ng Burr Months ngayong araw. Si Aling Josephine, naglagay na ng scarf upang may panangga sa lamig. Lagi nakasuot ka ng sweater, saka nakamidyas ka para ano, alaman tumatanda ng tao. Oktubre karaniwang pumapasok ang hanging amihan. Ayon sa PAGASA, makakaranas pa rin ng pagulan sa Burr Months bunsod ng habagat. Pasaan pa rin natin yung tinatawag natin ng southwest monsoon, yung meron pa rin tayong ulan-ulan. 6 hanggang 9 na bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong Burr Months. 3 rito ngayong Setyembre. Palagi pa rin magdala ng mga panatay, yung mga panangga sa ulan at sa araw. Minsan malinsangan pa rin, meron tayong malinsangan lalo sa tanghali. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Ekta-ektaryang palayan sa isang barangay sa mga Tarong Pangasinan, inatake ng rice black bug. Nagkatutok live at exclusive si Russell Simorio. Russell. CJ, panibagong kalbaryo para sa mga magsasaka ang pag-atake ng pesting rice black bug sa mga palayan, lalo na kung hindi ito agad maagapan. Sandamakmak na rice black bug ang nakuha ni Mang Camilo sa mga palayan sa harap ng kanyang bahay sa barangay Kutugan, mga Tarong Pangasinan. Simula kagabi, umatake ang peste sa ekta-ektaryang taniman ng palay. Ang rice black bug ang isa sa mga pangunahing kalaban ng mga magsasaka tuwing tag-ulan. Kasi pagka umatake ito sa aming palayan, logi na kami lahat dito. Kasi itong black bug kasi madaling dadami daw ito, sir. Kaya bang maaga pa sana, mapupuksa na ito. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi na raw bago ang pag-atake ng rice black bug sa kanilang mga taniman. Noong nakaraang taon, umabot sa 10 ektaryang palayan ang sinira ng rice black bug sa barangay. Mamamatay yung palay pag hiniptip yung puno. Di wala nang pupunta sa itaas na suporta yung palay, kaya mamamatay yan. Makita mo dyan, parang nasunog. Kabilang sa mga naapektuhan ng pag-atake ng rice black bug, ang magsasakang si Mang Louie. Yung laman, naging ipa. Kukunti ang maaani. Kasi sinisip-sip na yung katas ng bunga sa puno. Mahigit 20 milyon. Kasi 70 kaban ang nawala. Ayon sa Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture Region 1, bukod sa tag-ulan, may kinalaman din ang liwanag ng buwan sa pag-atake ng rice black bug. Ang isang nag-trigger din kasi pag mga ganito is of course yung sabi natin kasi ang rice black bug is na-attract siya sa light. Meron kasi effect din yung ano yung light because I think malapit na naman yata yung pulmon.
Si Jay hiling na mga magsasaka na tulungan sila ng Department of Agriculture na mapuksa ang pesting rice black bag na umatakis sa mga palayan. Sabi naman ng DA, tuloy-tuloy yung kanilang technical assistance para sa mga magsasaka. Meron ding available na biological control agents bukod pa doon sa ginagamit na chemical pesticide na maaaring maibigay sa mga magsasaka bilang pamuksa sa peste. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. 8 taong gulang na batang babae at kanyang amain nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Rosales, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Nalunod habang naliligo sa irigasyon sa barangay Bakit-Bakit, Rosales, Pangasinan ang 8 taong gulang na babae na si Maricar Carriaga. Kasamang amain na si Sabiniano Esquejo, 38 anyos, parehong residente ng barangay Rabago. Iwakan ng maligo sa lugar na yon kasi medyo malalim ang tubig, lalo na pag mga bata ang maliligo, hindi pinapahintulutan. Kamakailan lang nang mapaulat ang paggalunod sa ilog ng 3 magkakapatid sa bawang La Union, nakatutok ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa drowning incident ngayong pandemya. Compared last year, 70% yung binaba ng ating drowning incident. Sobrang laki. So yung 30% yun ay yung mga konti-konti. Bagamat maganda ang epekto ng stay-at-home policy, ngayong may COVID-19 crisis, may naitatala pa rin insidente ng paggalunod sa probinsya. Ang tingin ng tao ay talagang hindi pa talaga, or delikado pa punta sa beaches dahil pwede magkumpul-kumpul ang mga tao doon. Kung kaya't sa ibang bahagi ng ibang parte ng ating katubigan yung pinagliliguan nila. Bukas na sa mga bisita ang mga baybayin sa probinsya, simula ng sumailalim sa Modified General Community Quarantine ng rehiyon. Sa kabila nito, mas mainam ang umanong manatili na lang sa bahay kung wala namang importanteng gagawin. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Minero sa Itogon, Benguet, pinaslang umano ng mga kapwa minero. Tutukan sa report. Patay ang minerong si Eddie Lumbag, Tubong Mountain Province, matapos umano siyang pukpukin at bagsakan ng bato ng mga kapwa minerong sina Jumel Salyong at Ratmong Butweg sa Itogon, Benguet. Nagkainuman ng 3 hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong umano sa pamamaslang sa biktima. Tinanggap raw ng mga sospek na itago ang bangkay ng biktima, pero may ilang kabataan ang nakakita kaya sila nagsumbong sa pulis. Nahuli sa follow-up operation ng mga sospek na nahaharap sa kaukulang kaso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan na kuhanan ng pahayag ang mga sospek. 5 sugat sa ulo na malalaki at saka sa bunganga, so talagang hindi siya makakaligtas doon. Nandun din yung bato na ginamit. Ang malaking bato yung pinupok sa ulo niya. Nasunog ang ilang bahagi ng katawan ng 18 anyos na si Melvin Valeros matapos magkuryente sa Banggit, Abra. Pauwi na raw ang biktima galing sa pamimingwit sa ilog nang sumagi ang hawak na fishing rod sa service drop ng kuryente. Agad namang nakahingi ng saklolo ang kasama ng biktima kaya agad din siyang dinala sa pagamutan. CJ Torida, Balitang Amianan. Diskwento sa water bill ng commercial establishment sa Mangaldan, Pangasinan, ipinatupad ng MAWAD. Naritong report. Sa mga panahong isinailalim sa enhanced community quarantine ng buong Luzon, sarado ang kantinang ito. Pero nakatanggap pa rin ng water bill ang may-ari ng kantina. Above minimum din ang kanilang konsumo. Yung iba talaga nagre-reklamo kasi sila kasi po overreading sila kahit hindi nila ginagamit yung tubig nila. Pero sabi naman po ng MAWAD kasi depende daw po yun kasi kung minsan talaga may link sa ilalim na hindi nila nakikita. Dahil sa ECQ, hindi nakapag-meter reading ang MAWAD kaya ipinatupad ang Distribution Services and Open Access Rules. Ito ang average consumptions sa nakalipas na 3 buwan na bill. Ito raw ang dahilan kung bakit na-overread ang konsumo ng tubig sa commercial establishments. Kasunod nito, nagpatupad ng adjustment sa water billing sa commercial establishments. Binigyan ng discount ang mga negosyante. Nung natanggap nila yung bill nila, parang in-inform lang nila kami na
close naman sila nung ano, so kung pwedeng i-adjust. So ganoon naman po yung ginawa namin, as long as the actual reading po is hindi lalagpas doon. Pabor po sa amin yun kasi halos hindi po kami kumikita ngayon dahil po dito sa pandemic na to, tapos kukunting kumakain, yung may iba takot lumabas. Nanawagan ang pamunuan ng mawad sa mga negosyante na sakaling hindi pa rin tumutugma ang kanilang water bill sa isinasagawang actual reading ay makipag-ugnayan sila sa kanilang tanggapan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ilang bahay at establisimento sa Lawag City, Ilocos Norte, tadtad na ng mga dekorasyong pampasko. Silipin sa report. Agaw pansin ang kakaibang bahay na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Tadtad na kasi ng Christmas decorations kung saan bawat sulok may Santa Claus. Mula sa labas ng bahay hanggang sa loob, pawang Santa Claus ang makikita. May mga Christmas balls na rin nakasabit sa kisame. Ayon sa may-ari ng bahay, mahilig siya sa Santa Claus kaysa pagpasok ng Bermans. Isinabit na lahat ang mga ito. Bagamat may kalumaan ng kanilang bahay, mayaman naman daw ng pagmamahal at punong-puno ng kaligayahan. Agaw pansin din ang kainan na ito sa parehong lungsod. Tadtad ng Christmas lights sa sakto sa unang araw ng Bermans. Sa labas ng kainan, kitang-kita na ang makukulay ni Christmas lights. Maging sa loob, Paskong Pasko na ang dating. Daman na raw ng mga customer ang Pasko. Ayon sa may-ari, nakaugalian na niyang magkabit ng Christmas decorations tuwing papasok ang Bermans. Tayo mga Pilipino, pagdating ng Bermans, nakaugalian na natin na maglagay na ng palamuti para sa darating na Pasko. Marjorie Padua, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Barangay Chairman sa Santa Catalina, Ilocos Sur, bumagsak at nawalan ng malay matapos suntukin ng lasing na barangay tanod. Nagkatutok si Ivy Hernando. Sa kulungan na nahimasmasan ang barangay tanod na si Max Raping Jr. na inaresto matapos suntukin ang kanilang barangay chairman na si Manolito Rabuya sa Tamurong Santa Catalina, Ilocos Sur. Nag-amok daw ang suspect dahil sa kalasingan. Inawat siya ng barangay chairman pero sinuntok siya ng tanod. Sa pool sa kaliwang tenga si chairman, bumagsak at nawalan ng malay. Pagdating sa lugar, bigla na lang sinuntok ni ng suspect si barangay captain. Actually, ang motive lang dito, ma'am, dahil sa kalasingan. Halos maiyak si chairman nang ikwento ang sinapit, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Wala naman daw maalala ang suspects sa mga nangyari. Barter ka ko, ma'am. Tawan na mo, napulusin mo. Imbaga nga natanog ko, ma'am. Diyan mo, ma'am. Daw-dawa ko, ma'am. Nga pakawanan na lang ko, ma'am. No, magaling pa. Hindi na raw uulit at hindi na iinom ng alak ang construction worker na si Danilo Maglalang matapos niyang masaksak ang pinsang barangay tanod, dala ng kalasingan sa Pagsanaan Sur, Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nag-aamok ang suspect nang dumating ang barangay tanod na si Angelito Urata para umawat sana. Nang bigla naman siyang sinaksak ng suspect sa dibdib gamit ang gunting. Ligtas na ang biktima habang ang suspect na abot-abot ang paghingi ng tawad ay sinampahan na ng kasong frustrated murder at direct assault. Dati siyang pasaway sa lugar nila. Oo, tapos ito namang pinsan niya na tanod. Siya yung palagi na sumusuway sa kanya. Siya yung nagpapasipay palagi sa kanya. Binagsul ko, ma. Oh, bartek, ma'am. Blang ko, ma'am. Kadinsen, pakawalan na nga ata inaramit ko. Ivy Hernando, Balitang Amianan. 69 anyos na lalaki sa Baguio, City, patay sa COVID-19. Yan at iba pang COVID-19 update sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin sa report. Isang 69 na taong gulang na lalaki ang namatay sa COVID-19 sa Baguio City. Sa kabuuan, 9 nang namatay na pasyente ng COVID-19 sa lungsod.
Sa isang opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan, isang 58-anyos na meat vendor ang namatay sa COVID-19, pansamantala nang isinara ang pamilihang bayan upang bigyang daan ng disinfection. Dalawang lalaki mula sa Barangay Lumboy, Dagupan City ang nagpositibo sa COVID-19. Walong aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod na muling isinailalim sa MGCQ hanggang sa September 15. Exposed sila doon sa isang positive case natin doon. So parang they work together. Kaya yun, swab sila as close contact nung positive case. Umabot na sa 304 ang recovered COVID-19 patients sa Pangasinan. Nakapagtala rin ng 20 panibagong kaso ng COVID-19 na karamihan ay frontliners. Samantala, inirekomenda ng Health Authority na isailalim sa temporary lockdown ang Sual Primary Care Hospital matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado roon. Dadalhin po sa Western Pangasinan District Hospital or Lingayen District Hospital. So, ano po to under sa municipality yung kanila pong health facility. 5 panibagong kaso ng COVID-19 ang itala sa La Union kahapon. Tubong agoo ang mga pasyente. 20 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Sa kabuuan, 54 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nakapagtala ng 29 na kaso ng COVID-19 sa Pampanga. 10 sa mga pasyente ay tubong guagua. Sa kabuuan, umabot na sa 7,244 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa North Central Luzon. 407 COVID-19 cases sa Pangasinan, kabilang dito ang Dagupan City. 207 sa La Union, 61 sa Ilocos Sur at 54 sa Ilocos Norte. Sa kabuuan, nasa 729 na ang bilang na matinamaan ng COVID-19 sa Region 1. Sa Cordillera Administrative Region, 810 ang naitalang kaso ng COVID-19, 341 ang mula sa Baguio City, 185 sa Benguet at 63 sa Abra. Umabot na rin sa 5,705 ang kabuuang bilang na managkaroon ng COVID-19 sa Central Luzon. Pinakamarami ang naitala sa Bulacan, sunod ang Pampanga na may 986 cases, 432 sa Nueva Ecija at 195 sa Tarlac. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga kapuso, umabot na sa 25,484,767 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo base sa tala ng Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Umakyat na rin sa 16,819,592 ang COVID-19 recoveries at 850,535 ang mga namatay. Sa Pilipinas, ayon sa tala ng Department of Health, 224,264 na ang mga tinamaan ng COVID-19, 158,012 na ang bilang na mga nakarecover at 3,597 ang namatay. Solar-powered irrigation system tugon sa mga sakahan na umaasa sa ulan. Naritong report. Biyayang araw kung ituring ng mga magsasaka sa Barangay Sabangan, Lingayen, Pangasinan ang nararanasang malakas na pag-ulan. Sa tubig ulan lamang kasi sila umaasa ng patubig sa kanilang mga pananim. Dahil sa kakulangan ng patubig, sabog tanim ang planting method o paraan ng mga magsasaka. Kasi hindi po lumalaki yung palay ko kapag ganyan, walang tubig. Hindi dadamuhin yung palay kapag may tubig kasi. Madalas umanong masira ang mga tanim na palay ng mga magsasaka dahil sa kakulangan ng patubig. Dahil sa kakulangan ng patubig, limitado lamang din itong naitatanim na punla sa bukid. Single cropping o minsan lamang din sa isang taon ang anihan ng palay. Para matugunan ang problema ng mga magsasaka, kabila ang barangay sa napiling pagtatayuan ng solar-powered irrigation system. Dito, gagamitin ang enerhiya mula sa araw para mapaandar ang water pump na sisip-sip ng tubig mula sa lupa upang gamitin sa mga pananim. Kaya sila mag-second crop, hindi na nila problem yung patubig. Kaya sila magtanim ng mais kung anong gusto nilang itanim. Diba, pagtapon ng palay, ito pwedeng lagyan ng mais. 30 barangay sa bayan ng Lingayen ang napili sa proyektong ito ng Department of Agriculture. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Hindi lang sa pag-apula ng sunog ang serbisyo ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection, kabilang din sila sa mga first aid responder na subukang kanilang kaalaman at kasanayan sa emergency response demo mula sa iba't ibang tamang paraan ng pagbibigay ng paunang lunas. Pagbubuhat ng pasyente sa tamang posisyon ng kamay at paa, maging sa bilang ng mga tutulong sa isang biktima. Nanatili pa rin naman ng malaking hamon sa BFP ang kakulangan ng kawani. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang programa sa komunidad.
kasi dun sa kinakaharap natin na COVID ngayon, alam naman po natin na pandemic sa buong Pilipinas. Mayroon at mayroon po pa rin po kasing mga emergency responses pong BFP. For example, mga vehicular accidents. Minabuti namin na magkaroon ng refresher course. Among security guard sa Pangasinan na pagtapos ang kanyang apat na anak. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Masayang sinariwan ni Tatay Redentor Maglunob ang kanyang mga pinagdaanan mapagtapos lamang ang kanyang apat na anak. Sa pagiging gwardiya sa umaga at tricycle driver naman sa gabi, naitaguyod niya ang kanyang pamilya sa Asinggan, Pangasinan. Masaya po ako. At yun lang naman po yung tanging maibibigay kong ano sa kanila. Aside sa wala na po akong maibibigay sa kanila, kundi yun lang edukasyon, ang tamang edukasyon. Bilang ganti sa sakripisyo at paghihirap ni Tatay Redentor, nagtulong-tulong ang kanyang apat na anak na pagawan sila ng bahay. Mensahe ko po sa father ko, thank you kasi po na pagtapos niya po kami, naigapang niya po yung pag-aaral naming apat, na kahit na sobrang hirap, na kahit na inaabot po siya ng gaano katagal man dyan sa labas, kinakaya niya po para lang po may pangbaon po kami, may ipangbayad po kami sa school. Para kay Tatay Redentor, isang matamis na tagumpay para sa isang magulang ang mapagtapos ang mga anak. Maging masaya at makita ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Sa mga ama na akala niyo wala pong pag-asa na maigapang yung mga anak, pagsikapan niyo po kasi yun lang po yung maibibigay nating magandang pamana para sa mga anak natin. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dahil sa mga isyung kinakaharap ng PhilHealth, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balasahan sa mga opisyal ng regional offices ng ahensya. Kaugnay nito, nakahanda raw magbitiw sa pwesto ang Vice President ng PhilHealth Region 1. May ulat si King Guevara. Formal nang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong presidente at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation. He was the retired director of the NBI. Sigiran, he is a lawyer and an accountant. So, palagay ko, sabi ko sa kanya, the next 2 years will be devoted to fight against corruption. Ipinagutos rin ng Pangulo ang balasahan sa regional offices ng PhilHealth. Yung mga tao na ayaw tanggalin, bigay mo yung pangalan nila. I will send them a memorandum. I will ask them to report to me dito sa Malacañang. Ipinatatanggal din ng Pangulong Duterte ang lahat ng regional vice president sa mga tanggapan. Yung lahat ng regional vice president, tanggalin ninyo, whether performing at par or in parity with the other good ones, if they are there for so long a time, the element of familiarity always enters the picture. Sa eksklusibong pakikipanayam ng GMA Regional TV, Balitang Amianan, sa Vice President ng PhilHealth Region 1, handa raw siyang bumaba sa pwesto kung mapatunayan na siya ay sangkot sa korupsyon. Ako'y nakahanda dahil ako'y naniniwala na wala naman akong ginawang kasalanan at hindi po ako nagnakaw. I am already 24 years in service sa PhilHealth. Wala pa akong naging nagsangkutan na anomalya. Sa kabila ng mga issue sa PhilHealth, tiwala pa rin ang ilang miyembro nito. Super helpful naman po yung PhilHealth, lalo na pag kunyari sa kalusugan po natin, lalo na po yung tinadaan po nating pandemic ngayon. Madami namang benefits yung PhilHealth. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Halos kalahating porsyento ng mga timbangan sa pamilihang bayan ng Calasiao hindi pa calibrated ayon sa Market Division. Naritong report.
Dati nang nabiktima na madayang tendera si Aling Josephine sa pamilihang bahay ng Kalasyaw nang bumili siya ng karne ng baboy. Hindi niya maiwasang magalit sa mga mapagsamantala, lalo na ngayong may pandemya. Hiling ng consumer sa may sa ilalim ang lahat ng timbangan sa calibration. Kasi maraming nalulugi sa timbang. Kailangan tamang timbangan para walang magre-reklamo. Ayon sa pamunuan ng Market Division, halos 50% pa lang sa mga timbangan sa bayan ang calibrated. Bagyang natigil ang pag-calibrate sa mga timbangan ngayong may pandemya. Next week siguro, pag September, mag-calibrate ulit kami yung mga remaining na hindi pa namin na nakakalibrate. Nasa 100 plus pa. Pero tiniyak ng Market Division na regular ang inspeksyon nila sa mga timbangan para matiyak na walang tinderang makapandaraya. Marami pa rin naman daw ang tapat na tindera. Para yung mga bumibili, makikita nilang yung timbangan namin tama. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio. Balitang Amianan. Sa 111th Charter Day celebration ng Baguio City, inalakay ang muling pagbubukas ng turismo hindi lamang sa syudad kundi sa Cordillera at Region 1. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, bubuksan ang tourism bubble ng Baguio City para sa karating probinsya, ngunit hinay-hinay lang, kalkulado at susunod sa panuntunan ng health protocols ng mga lokal na pamahalan. Malaking bagay raw ito upang makabawi ang turismo sa pagtutulungan ng mga LGU dahil isa ito sa mga nagpapaunlad ng ekonomiya. Samantala, simula ngayong araw, binuksan na ang turismo sa Baguio pero limitado lang muna sa mga local tourists o mga residente ng Baguio. Papayagan lang mag-travel within yung mga mabababa yung COVID cases or na-contain na yung COVID cases. Pamilya sa Mangaldan, Pangasinan na nawalan ng tirahan tulong-tulong na pinatayuan ng bahay ng mga residente at opisyal ng barangay. Tunghayan sa report. Sa loob ng halos dalawang dekada, sa 5 metro kwadradong barong-barong na ito naninirahan si Aling Leonora Kirimit kasama ang kanyang mga anak, ang poste, gawa sa kawayan, habang ang dingding ay pinagtagpi-tagping kumot at banig. 2 papaglang ang kasya sa loob. Hindi rin nila pagmamayari ang lupa, pero pasalamat pa rin sila dahil hindi sila pinapaalis hanggang sa dumating daw ang kanyang kinakatakutan, ang mawala ng matitirahan. Ang lupa kasi na kinatitirikan ng kanilang bahay, apektado ng bypass road na proyekto ng gobyerno. Panalangin sa Puong Maykapal, kalakip ng pananampalataya ang pinanghahawakan ni Aling Leonora na agad namang pinakinggan ng Panginoon. Instant libreng lupa at simpleng bahay ang natanggap na blessing ni Aling Leonora. Basta dito kami manirahan sa hindi naman nila ito ibibinta. Kaya dito muna kami. Naging tulay ang mga opisyal ng barangay at maging ang kanilang mga kapitbahay para mapatayuan ang matitirhan ng mag-anak. Yun po importante na yung magkakaroon po ng bayanihan, tulungan po sa isang lugar. Kahit ganun po ang kanyang kalagayan, hindi nila pinagdamutan po si nanay. Malaking tulong na po ito sa amin. Kasi kung wala sila, wala rin kaming pangbahayan dito. Patunay ang kwento ni Aling Leonora na ang mga Pinoy handang tumulong sa mga taong lubos na nangangailangan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Christmas vibes ramdam na ngayong unang araw ng Bermans. Silipin sa report. At ito po ang Baringaya FM 93.5 Ayos! Na bumabati sa inyo ng Merry Christmas, mga kabaringay at mga kapuso! Maligayang Pasko na nga ang bati sa ating mga kapuso ngayong September 1. Umarangkada na rin ang maawiting Pamasko sa radio stations. Di may pagkakailang good vibes ang pagpasok ng Bermans, lalo't kilala ang ating bansa sa may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Normally, nasa 50% na po ang ating playlist. Kaya more Christmas songs po maririnig nyo sa ating stasyon ngayon. Lalo na po ngayon, may pandemic po tayo. Kapag nakarinig ko po talaga ng Christmas song, parang nag-good vibes ka. Yung kahit wala, hindi ka sure kung may pera, ganyan. Parang nakaka-good vibes talaga sa feelings. Ang ilan nating mga kapuso, nag-umpisa na rin mag-ayos ng Christmas decoration sa kanilang mga tahanan. At kahit pa kakaumpisa pa lang ng Bermans, may kanya-kanya ng hiling ang ating mga kapuso. Dahil nga hindi nakakapasok sa school yung mga bata, ang wish ko, literal, yung magkaroon po ng
tap-tap yung aking mga anak. Sana matapos ng lahat at mabalik na sa normal, sa dati na okay ang negosyo ng mga tao, ang education ng mga bata. Kilala sa pagiging matatag ang mga Pilipino. Kahit pa nga anong pagsubok ang kaharapin, hindi patataob at kung madadapa man, muling tatayo. Ang pag-uumpisa ng Burr Months ay simbolo lamang umano ng pag-uumpisa ng bagong buhay, kalakip ng bagong pag-asa sa anumang hamon ng panahon. Kasama si Henry Dumincil, John Punsoy, Balita Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punson. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.